ba? Dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Hangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Energy! Alam mo, mga nanay, mga ate, mas nakakasaya po ng puso o yung pagpapalit po ng bagong kortina, bedsheet, at saka kung ano-ano pa sa bahay. Kasi napapansin ko sa mga nanay po natin dyan, ha? Parang dalawang taon na po yung mga kortina po ninyo, ano? Oo. Baka po may balak naman kayo magpalit. Oo. Hindi, pero totoo, real talk, di ba? Sa mga nanay, mga ate, mga tiyahin, mga lola po na nakikinig sa atin. Good morning. Achoo-choo. Ang sarap sa pakiramdam, no? Minsan, nakapagalimbawa, talagang wala kang magawa sa bahay ninyo, ang trip mong gawin, palitan na lang yung mga bedsheet, mga punda ng unan, di ba? Mas makatsyahin ang mga trip ko ngayon, di ba? Tapos ano kapag meron ka ng mga, tawag dito, mga stock na mga bumbilya sa bahay, ganyan, mga battery, di ba, tsahin. Why not? Uy, good morning po sa inyong lahat. Welcome to Lihim ng Liham. Ang oras muna natin sa buong kapulungan, check your time. 9:06 na po ng umaga. Isa magandang umaga po sa lahat po ng mga panggapo natin, na mga panganay. Oo. Ay, panganay ka pala. Akala ko utosan sa bahay. Oo, charing lang. Pero ang totoong utosan sa bahay, di ba, ay hindi yung mga panganay. Yung mga panganay yung mahilig mag-utos sa bahay. Oo, kasi ang mga utosan talaga sa magkakapatid ay lagi yung bunso. Sino yung mga nanonood na po sa atin sa live na bunso at makakapag-sabi na, agree ako dyan, DJ Lindsay. Lagi na lang ako yung inuutosan sa bahay namin. Inuutos sa kuya ko, tapos yung kuya ko iuutos sa ate ko. Tapos yung ate ko iuutos sa akin, porket ako yung bunso. Oo, ganyan talaga ang life. Good morning po sa inyong lahat. Again, sa lahat po ng mga nandyan na po sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Magandang umaga. At sa mga nagkakape pa lang ngayong oras na ito, kay Hepe, magandang umaga naman sa'yo. You are the one. Oo, addict na yan sa kape, B. Oo, kaya kapag palpitate tayong lahat, sa lahat din po ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radio sets, mapabahay man yan, opisina, sige lang po. Dito lang naman ako sa background ninyo, huwag kayong mag-alala. At ako na bahala sa mga kwento ngayon pong umaga na ito. Wow! O yung Lihim ng Liham po natin may kinalaman sa mga tinuturing mong kontrabida sa buhay. Achoo-choo. Ay! Naku, nakaka-relate si Antel. Nagkaroon ka na ng boyfriend before. Oo. Tapos yung boyfriend mo na yan, hindi kayo naging okay. Tapos nag-break kayo. Oo. Tapos yung pinalit sa'yo ng boyfriend mo, lahat ng ginagawa mo, ginagaya niya. Oh. Ay, naku, makaka-relate siya dyan. Kung relate ka, yan po ang ating Lihim ng Liham for today. Kaya naman, halika na at mag-contribute ka na. Mag-comment ka kung meron kang ganyang experience maya-maya lang ng konti. Siyempre naman, sa lahat po ng mga gustong mag-share ng kanilang story, nako, isend mo na yan sa Lihim ng Liham sa Energy FM 1067 sa Facebook page. Wow! Okay, send message lang yung pindutin mo. Punta ka sa Energy FM 1067 sa Facebook page, tapos send message. Tapos doon mo na ilahad, ikwento, isalaysay, lahat ng mga nangyari sa buhay mo. Aww. Lahat ng kwento na gusto mong ikwento, hindi mo siya hindi mo siya masabi kung kanino man. Hindi mo masabi sa best friend mo because you are so afraid of judgment. Nako, nandito po si Lindsay. Nandito po ang Lihim ng Liham. Okay, hindi kita papabayaan. Ganun yun, B. 9:09 na po ng umaga. Halika na. Mahal ko pang gako, baby ko. Siyempre naman, ito na po ang... Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit, suyak na may pag-ibig, at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim, lihim ng liham. Thank you.
mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig dito sa Lihim ng Liham. Gusto ko lamang pong i-share ang story ko at gusto ko rin pong humingi ng advice sa kung anong dapat kong gawin. Lindsay, my ex cheated on me last year. Kaya naman nag-decide ako na tapusin na ang lahat sa amin. But this past 2 months, meron akong napansin na dummy account na palaging vinuview yung stories ko almost every day. Pero dahil sa skills ko, nalaman ko na yung dummy account na yon pala belongs to the other woman. Yung babaeng naging rason ng panloloko sa akin ng boyfriend ko. Ang ginawa ko, chinek ko yung main account ng babae. Hindi ko alam kung matatawa ako or what, pero halos lahat ng ginagawa ko, ginagaya niya. Kapag nag-post ako ng gusto kong gawin, like pottery class, Zumba, yoga, gagawin niya rin yun. May Zumba at yoga class na rin siya. Matapos yun, pati na rin yung mga ibang post o stories ko, tulad ng mga damit ko, OOTD, mga pagkain, music, even yung mga caption sa picture ko, pati na yung buhok at kulay ng buhok ko, ginagaya na rin niya. Alam mo, pati yung timing ng post ko, eh nakakabahala na pareho din ng sa kanya. Nag-post nga siya ng picture eh. Naka-receive siya ng bulaklak mula sa bago niyang boyfriend na ex-boyfriend ko naman. Ang plot twist dito, yung bulaklak na binigay sa kanya ng ex ko ay ang mga paborito kong bulaklak. Yung ex ko lang ang may alam noon na favorite ko yun, pati yung kulay ng bulaklak. Siya lang talagang nakakaalam nun. Ang tanong ko po, DJ Lindsay, bakit parang may mga taong kinakailangan na manggaya ng kapwa niya? Naagaw na nga niya yung boyfriend ko eh. Pati ba naman ako ginagaya niya? And also, normal ba yung ginawa ng ex ko? Hindi niya ba napapansin na parang ako yung current girlfriend niya? Kasi naisip ko baka nalilito lang yung ex ko. I need some words, DJ Lindsay. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Ito po ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Ang taray ng story natin. Hindi naman siya nakakagigil pero parang nakakatawa siya. Diba? Ginagaya ka nung babae na pinalit sa iyo nung jowa mo. O teka lang, bago tayo magsalita ng kung ano paman, babatiin ko muna yung mga nakatambay na po dyan sa ating Facebook page. Si Ronald, Ryan Dayan, si Van, si Ate Faye Lara. Good morning, Ate Faye. Si Marilyn, si Shira o Shera sa Malca. Shoutout naman po sa Ahong Uyab na si George Baktaso.
O, diba? Sa Laguna nagtatrabaho. Ganun din si Yoli Ruiz. Good morning, DJ Lindsay. Happy Thursday. Si Corey Natanawan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun. Paano nga, no? Kapag yung babaeng pinalit sa'yo ng juwaan mo, eh talaga namang ginagaya ka sa sobrang daming corners of your life, mahal ko. Oo. Naka-experience ka na ng ganyan. Yung tipong lahat ng gawin mo, ginagaya ng isang tao. Kahit hindi pinalit sa'yo ng jowa. Yung tipong lahat ng damit, lahat ng bag, lahat ng kulay, lahat ng, alam yun, lahat ng bagay sa buhay mo, parang nakikita mo sa kanya. Eh, hindi naman kayo magkapatid. Ganyan. Oo. Ano bang masasabi natin dito? Siguro nga nalilito lang yung jowa mo o di kaya naman baka, teka lang ha, feeling ko baka she looks up to you. Baka yung babae na pinalit sa'yo ng jowa mo, medyo merong konting inggit or insecurity or baka ikaw yung model niya, model ng buhay niya. Kaya pati yung jowa mo, inagaw niya. Oo. Malay mo lang naman, kasi sobrang ina-idolize ka niya, di ba? Lahat ng meron sa buhay mo, gusto niya meron din siya. Oo, pero meron talaga mga ganyang tao, yung hindi maperme, hindi pa kasi nila talaga alam kung ano ba talaga sila, sino ba talaga sila, at kung ano ba talagang character nila. Kaya, kailangan nilang manggaya ng ibang tao. Doon ako naniniwala, mahal ko. Oo, pero on the other end, baka nga, minomodel ka niya or ina-idolize ka niya, kaya lahat ng bagay sa buhay mo, ginagaya niya. Medyo annoying yun, no? Lalo na kung kakilala mo talaga. Kasi kung stranger yun na talagang wala kayong link or connection sa isa't isa, okay lang yun kasi hindi naman kayo araw-araw na nagkikita, hindi kayo nagkakadaupang palad, ganyan. Pero kapag yung tipong kilala mo talaga, araw-araw mo nakikita, o kaya parte ng circle mo, nakakabanas yun, B. Oo. So ano nga bang kailangan gawin nitong ating letter sender na hindi na naman pinangalanan yung kanyang sarili? Wow! Kung ako yan, chill ka lang. Be your authentic self. Oh. Sabi nga nila, malalaman mo na you're creating an impact kapag tipong ginagaya ka na ng mga tao. Diba? Okay. Oo, the greatest form of flattery is... Nakalimutan ko na yung kasunod. Sorry na. O kapag ginagaya ka daw ng tao, yun talaga yun. Ibig sabihin may impact ka. Ibig sabihin influencer ka. Taray mo dun, B. Influencer ka sa part na yun. Pero totoo naman, di ba? So, parang siguro she thinks highly of you bilang tao, bilang babae. Kaya yung mga bagay-bagay ay ginagaya niya, di ba? Ginagaya niya sa'yo. Ang masasabi ng mga pangga natin dito, sabi ni Arch Monzon, I think may nangyayari sa transference issues ng ex nung letter sender. In response, ang new GF due to her insecurities feels obliged to follow yung dating GF. Yun nga yung sinasabi natin. Siguro gandang-ganda siya sa'yo, kaya ikaw talaga yung ginagaya niya, di ba? Pero ano no yun, parang nakakapagtaka yun sa part ng jowa, no, nung lalaki. Kasi kaya ka nga nag-iba ng babae or nag-iba ng girlfriend is because may mga parte siguro dun sa relationship ninyo ng past girlfriend mo na hindi ka okay with, di ba? Kumbaga, siguro hindi ka okay sa pananamit or may problema sa ugali, kaya nagloko yung lalaki. Pero hindi ko naman sinasabi na, alam mo yun, yun yung mga rason, ha? At baka magloko naman yung mga lalaki. Oo. Pero may something wrong sa past relationship, kaya siya nag-jump into another relationship, to a new relationship. Tapos paano kung sa new relationship mo, parang yun pa rin past girlfriend mo yung kasama mo, di ba? Oo, ang ekis nun. Sabi pa ng mga pangga natin dito. Ayan, imitation is the greatest form of flattery. Ayun pala yun. Kapag ginagaya ka ng tao, dapat mas matuwa ka kasi ibig sabihin, idol ka nila, ganyan. Tapos maka-idol. Okay. Sabi naman ni Don Robert, pangga pa shoutout naman po sa wife ko, si Chiang Ami. Naka-monitor po siya. Thank you so much. Oo, maraming salamat po. Oo. Sabi naman ni Vance, siya ang magiging reincarnation mo, ate. Reincarnation. Tapos current girlfriend ng ex mo. Kakainis yan. Kung ako yan, huwag mo nalang pansinin. Oo. Nainis ka lang naman sa kanya dahil tiningnan mo talaga yung main account niya eh. Pero kung hindi mo naman talaga, alam mo yun, tinuntun yung main account niya, wala ka namang mararamdaman na ganyan, di ba? So again, si ex-jowa mo ay part of your past na. Ito, seryoso na tayo ha. Part of your past na. So feeling ko wala ka na dapat kailangan gawin pa or wag ka nang mag-react pa sa mga bagay na may kinalaman sa ex-boyfriend mo. Kasi again, part na siya ng past mo. So dapat magbabay ka na doon. Oo. At doon sa part na nalilito lang ba yung boyfriend mo? Tama ba yung ginawa ng boyfriend mo na naging ex-boyfriend mo na? O wala ka nang pakialam doon dahil yun na po yung naging desisyon niya. Yung lokohin ka.
Mapatama man yung desisyon niya, mapahamak man siya, maging negative man yung dating nun sa buhay niya, pabayaan mo siya, ginusto niya yon. Diba? Yun ang para sa akin. O, sabi dito, dead mo na lang po. O, sa mga nakikita mo tungkol dun sa ex, ginagaya ka lang niya. Tama nga naman, dead ma bells lang tayo. Sabi ni Jen, idol ka niya, kaya ka ginagaya. Tama naman din talaga. Diba? Ano pang sabi ng mga pangga natin dito? Yan yung mga pinagme-message niyo sa comment section. Nakakaloka kayo. So yun nga, wag mo na lang siyang pakialaman, 'di ba? Live your life to the fullest, 'di ba? Maging mas maganda ka pa, i-improve mo pa yung sarili mo, better yourself even more para 'di ba sa mga taong makakakita sa iyo, 'di ba? Mas maganda yung maging tingin nila sa iyo. Oo, tapos yung ex mo, wala ka na rin naman pakialam sa ex mo, pero sabi nga nila, mas magandang revenge yung pagiging successful die. Oo, pagiging mas maganda, mas okay sa buhay, yan ang best revenge para sa akin lang naman. Wow! 9:21 na po ng umaga. Maraming salamat sa iyo for sending in your story. And of course, sa lahat po ng mga may problema na hindi po mai-open sa mga pangga nila, yung problema po ninyo, huwag ka mag-alala because Lindsay is here to listen to you. Next. Wow. Send mo lang yan sa Energy FM 106.7's Facebook page. Once again, 9:21, ako pa rin po ang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Energy! Giving you something from Moira De La Torre and Ben and Ben. Wait, this is I Belong to the Zoo. Ayan, mali si Lindsay. Moira De La Torre and I Belong to the Zoo, the song Patawad Paalam sa Energy FM. Tutok lang! Energy!